on Diet and Foods, page 217 says, the effect of prenatal influences is by many parents look upon as a matter of little moment, but heaven does not so regard it. The message sent by an angel of God and twice given in the most solemn manner shows it to be deserving of our most careful thought. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood na grabe, Doc, no? Sobrang pinag-usapan natin yung reformasyon tungkol sa kalusugan natin kasi napaka-importante niyan ngayon. Kasi ito yung ano eh, kung tawagin natin eh, pinaka-importante. Kung tawagin natin, vital. Na kailangan ng tao. Kaya pag pinag-usapan natin itong reformasyon sa Tagalog o reformation, ito yung pagbabago. Babaguhin mo yung maling lifestyle na nakagisnan mo. Ito yung pinakamabigat. Yung kinalakihan mo o minana mo sa mga magulang mo. Na matapos mong malaman kung alin yung tama at totoo, inyong bagay na magbibigay sa'yo ng desisyon kung alin yung gagawin mo sa buhay mo. Pero that's something for me. Kasi ito yung napakahalaga sa buhay ng tao. Salamat, Doc. Kaya sa ating pong mga manonood, atin pong simula ng programa ng isang panalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lubos po ang aming pong pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagmamahal, pagbibigay po ng mga reminder sa bawat isa po sa amin. Sa Kaalamang Pangkalusugan, Ama, ay lubos po naming itinataas sa inyo ang lahat po ng papuri at paggalang dahil binigyan niyo po kami, Ama, ng walong utos ng kalusugan. Tulungan niyo po kami sa programa po ngayon ng Kaalamang Pangkalusugan, Ama, na magkaroon po kami, Ama, ng kapangyarihan at mapuspos nawa po kami, Ama, ng banal na espiritu upang ang bawat isa po sa amin, especially po ang mga manonood, gayon din po kaming dalawa po ni Doc Tam at ang crew na magbabahagi, Panginoon, ng kaalaman tungkol po sa inyo pong ibinigay na utos na pangkalusugan sa bawat isa po sa amin. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po kami na magkaroon po ng right choices, especially in our health. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Amen. Ang topic po natin sa ating pong mga manonood ay prenatal influences. Pag alam mo, Doc, pag pinag-uusapan itong tinatawag na prenatal influences or yung influence, ito yung parang makakaapekto sa isang tao, ano? Actually, di naman diniscuss yan nung araw eh. Nakakarimian naman ang mga nagpupunta sa mga school ngayon. Wala naman pinag-aaralan tungkol dito sa kahalagahan ng bahagi ng ina o ng magulang tungkol dun sa magiging supling niya o magiging anak niya. Kaya talaga mahalaga ang i-educate yung mga ibig maging magulang. Kaya nga yung edukasyon na may kinalaman dito sa ganitong uri ng mga bagay, kitang-kita natin kung paano din nagampanan ni Mary, kung paano si Jesus ay pinalaki niya. Siya yung nagturo mismo sa kanya for the first 12 years. Tungkulin pala ng magulang, ang bata pala, yung first 12 years na yun, they should be the mind. Parents should be the mind of their children. So it means, kung ang anak mo isang taon, limang taon, tatlong taon, o yung nasa tiyan pa, yung mind ng ina ay dapat maikorek niya sangayon dun sa makukuha ng magiging anak niya at kung ano yung maituturo niya habang lumalaki siya. Salamat, Doc. Nais ko lang pong batiin ang atin pong mga kaibigan na nanonood at sumusubaybay po sa atin. Especially po, yung kaibigan ko po na bagong ina, Doc, si Claire Varona at ang kanya pong yung haligi ng kanilang tahanan na si Mark Varona. Ayan, congratulations dahil kayo ay newly parents. So, congratulations sa inyong dalawa. And also, nais din po nating batiin si Lucila De Los Reyes, si Annie Barrios, Regina Vegafria Dumaplin. Naku, mostly ang mga nanonood sa atin ngayon, Doc, ay mga mother, ano? Dahil siguro, yung iba siguro sa kanila ay may mga malalaki na yung anak nila and also may mga apo na rin. So talagang sumubaybay po kayo dahil yung topic po natin ay ano ba yung impluensya ng environment? Maybe, di ba, Doc? Yung impluensya ng kinakain natin doon sa mga bata or sa mga sanggol na hindi pa pinapanganak na nasa loob po ng sinapupunan ng isang ina. Kaya, Doc, pagpatuloy natin, Doc, ano ba itong ibig sabihin, Doc, ng pag sinabi natin prenatal, ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pinagbubuntis mo na yan eh. Nasa loob na nun tiyan mo yan. So it means part na rin ng
katawan mo yan. Na kung yung bata ay lumaki na, actually buhay yan. Yun. Na pinagtiwala sa yung loob ng katawan, na part din ng katawan niya. Eh ito naman Dok na influence, kasi prenatal influences tayo. Itong influence Dok, ano naman ang ibig sabihin? Kung ano naman yung kinakain mo, yun yung magiging dugo ng anak mo. At kung ano yung ugali mo, sa oras na nagbubuntis ka, pwedeng makuha din nung supling na ilalabas mo. Ang ganda nung punto na yun. At kung ano yung tinatawag na habit mo, na alam mong hindi maganda, kung alam mo kung paano mo kontrolin ito, bago pa lumabas yung anak mo, ay makontrol mo na, magiging mabait yung anak mo. Alam mo, Dok, gusto kong umamin. Kasi nabanggit mo, Dok, yung pag-uugali, yung development, yung paglaki ng bata, yung kung sino, kung ano yung karakter nung nanay, na parang ang dating ay naipapasa siya doon sa sanggol, na ipang, doon sa supling na ipanganak niya. Di ba yung puno ng kahoy? Kung ano yung puno, yun ang bunga. Mm. Hindi naman natin dinajudge dahil si Adam and Eve naman eh. Alam naman silang kinalaman doon sa, alam natin, nagkamali sila. Mm-hmm. Nagkasala yung ating mga magulang. Pero kitang-kita mo naman, si Cain, pinatay yung kapatid niya. So, ano naman ng participation nila Adam and Eve? Yun nga lang na nagsimula na rin yung control o yung kasalanan na sumuway sila sa kautusan. The same thing sa ating kaligayan bilang mga magulang. Gusto nating mapabuti o lumaki ng maayos yung mga anak natin na lalabas sa sanlibutan. Pero kung tayo mayroong kaalaman tungkol dito, kasi bihira naman, hindi naman talaga natuturo ito eh. Kahit nag-aral ka ng elementary, high school, kolehiyo, normally, bakit itong pinaka-importante pang ito yung para bang, ang tawag ay para bang na-mislook. Na nagpapasalamat ako dahil sa ngayon ay meron ng ganitong uri ng impormasyon. Na napakalaking tulong ito sa mga nanay. At isasama ko na rin yung mga tatay para magkaroon tayo ng tinatawag na kompleto. Dahil ang sabi nga ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan. Paano kung ang pagpapalaki ng mga magulang ay hindi sang-ayon doon sa tamang kapamaraanan, sa halip na maging blessing ang mga kabataan, ay nagiging dahilan pa ng tinatawag na pagbagsak ng moral, bunga ng kakulangan ng kaalaman sa bahagi na ito ay ating pinag-aaralan. Ang ganda, Dok, nung punto na yun, no, na talagang sa ating pong mga manonood, no, sumubaybay po kayo ngayon. At kung meron po kayong katanungan regarding po sa, hindi naman sa pagpapalaki, pero si Dok, syempre, Dok, di ba may mga anak din po kayo at nakita nyo silang lumalaki, nagdalaga, ano, at mag, talagang lahat siguro ng mga parents, hindi lang sa magulang, kasi pag prenatal, sinasabi natin, ay hindi, yung nanay lang yan, yung nanay lang dapat yan. Hindi po ganun eh, kundi dapat magkatuwang, kasi helpmeet nga naman, di ba, Dok, pag mag-asawa. So, sa atin pong mga manonood, sa mga magpo-flash po sa inyo pong screen, ay maaari nyo po dyang isend ang inyo pong mga suggested topics, ang inyo pong katanungan sa topic po natin ngayon about prenatal influences, and also, mag-comment po kayo kung meron po kayong suggestion sa amin dalawa ni Doc. And also, Doc, may katanungan dito, Doc, na ano ba itong mga risk factors ng prenatal? Eh, siyempre, kailangan talaga nating malaman lahat yung bilang ina. Ang tawag nga dito, kailangan i-widen natin. Kailangan nating magkaroon ng kaalaman tungkol dito sa part ng mismong pinagkalooban ng Diyos, ng kayamanan, habang siya ay nagbubuntis. Dahil siyempre, pinasok nila yan. Kaya kailangan nating unang-una maintindihan ng mga magulang na pag meron ka ng dinadala sa iyong katawan, lagi mong isipin kung ano yung kinakain mo, iyon yung magiging sustansya. O kung sustansya man, o hindi maganda sa katawan, yun din yung mapupunta sa ipinagdadala mo. Kaya kailangan, during pregnancy, ay makuha natin yung tinatawag na tamang kalusugan. Mas maipapayo ko nga yung huwag yung overweight eh. Yung nasa tamang timbang.
Totoo, Dok, kasi kahit yung mga OB natin o yung mga obstetrician natin dyan, ay talagang very very conscious sila, and talagang sinasabi nila, example, kung ako ay buntis, Dok, o Gladens, kailangan mag-follow up ka, magpa-check up ka ulit, kasi kailangan natin ma-check yung kung overweight ka ba, kung underweight ka ba, kamusta yung weight ni baby, kamusta yung weight mo. Buti nga ngayon kasi because of the modern science, the medical actually professionals are now aware of the what you call it the nutritional deficiency. The moment that they are getting the blood directly from the mother, then they could easily find out what nutritional requirements they need. Kaya nga lang, siyempre maraming uri ng supplement ngayon, merong under commercialized na halos didilaw lang yung ihi mo. Pero the best na may papayo ko, lalo na dun sa mga pregnant, ay kumain ng maraming mga hilaw. Katulad kunyari ng okra, ng saluyot. Napakatataas ng nutritional material niyan na kailangan ng katawan, lalo na lumuluwag yung kanilang pag-deliver ng bata. O kaya yung sugar beets o carrots, they combine that together. Actually, lalo na dun sa mga pregnant na mga ina. So, yung tinatawag na nutritional therapy must be considered in that particular informations na ating pinag-usapan. Kasi yung nutrition, kasi dito nakataya, yung nutrition ng anak mo. Malalaman natin kung healthy yung bata, kung ano yung kinakain mo during nagbubuntis ka. Sa totoo lang, Dok, ano, sa atin pong mga manonood, talagang maraming makaka-relate dito kasi itong prenatal influences na binabanggit mo nga, Dok, malaki yung epekto ng nutrisyon sa bata na lumalaki sa sinapupunan ng nanay niya. Ang masakit nito, yung hindi mo na nga alam yung nutrisyon, iinom ka pa ng kape na wawala yung nutrisyon ng katawan mo. Meron pa na kung pagkaminsan kulang sa tubig yung nanay, o kaya naman nainom pa ng mga fermented. O kaya yung mga inuming mga matataas ng mga artificial coloring, sugar. Kaya nangyari, sumasama sa dugo yan. Lalo pa yung mga kabataan ngayon na nagbubuntis na natukso sa tinatawag na bisyo. Kawawa yung bata. Dahil walang alam yun. Kaya supposed to be, dapat talaga, may educate talaga lahat ng mga nagiging magulang o kaya yung mga nagkaroon ng hindi inaasahan na magkaka-baby sila. Ay dapat lang talaga na magkaroon ng special na edukasyon tungkol dito sa kaalaman na ganito. And in that way, ay magkaroon ng tinatawag na pagkakataon naman itong mga bagong lalabas na makakuha ng magandang kalusugan. Thank you, Doc. And also, Doc, no, nais ko lang din bigyan ng pansin kasi ang tanong is, how does prenatal environment affect yung development ng bata? Actually, epektado dahil siyempre kung ano yung katulad nga ng kung tawagin nga nila lihi. O kaya naman yung nagkikrave siya. Siyempre, paano ko yung pinaglilihan mo katulad ng iba, naglilihi sila dun sa pusit. Na para bang hindi makatulog hanggang hindi nakakain ng pusit. Ang tanong, anong sustansya na makukuha mo dun sa pusit? So, ang nangyari, yung bata ang naepektuhan nito. O kaya naman, naglilihi sa isang uri ng, kunyari, yung mga pagkaing mga pride na, alam mo na, may naglilihi dito sa pride price. So, yung French fries. So, syempre, alam naman natin, saturated yan, yung taba, yung fats niya. Mataas ang tinatawag na hindi magandang epekto niyan sa katawan. So, ang pinopoint ko dito, itong craving nito during pregnancy or prenatal nito, supposed to be, dapat alam natin para hindi tayo yung basta na lamang natutunod kung ano man yung nagustuhan mo, ibibigay mo, palalabasin mo ngayon na ang tawag nila ay lihi. Oo, Dok, sa mga Pilipino. Actually, hindi lihi yan. Yan ay katakawan.
parang ano no, sobrang totoo yun, Doc, no, I agree doon. Kasi pag minsan, kasi yung parang sinasabi natin, parang cravings lang natin. Pero deep inside, gusto lang ng panlasa natin, no, sa atin pong mga manonood. Nais lang ng panlasa mo kasi ay matamis, kasi maalat. And also, Doc, yung sinasabi mo, napaka-relevant niyan ngayon, napaka-importante niyan ngayon. Kasi nga, kung ano yung tinitake natin, mapagamot man yan, yung mga vitamins na tinitake natin, kung ano mga liquid yan, yung sinasabi nga ni Doc, pag minsan, kunyari, uy, hindi mo, pag minsan yung ibang mga kakakasal lang, tapos hindi kayo yung maingat kumbaga sa iniinom nyo, na parang, ay, konting ano lang yan, cocktail, o kaya konting inumin lang naman yan na may alcohol. Akala natin, makakabuti or parang good for the heart, pero pinag-aralan na natin, ano po, mga kaibigan na Doc, na hindi po makakabuti yon doon sa sanggol or doon sa nabubuo na magkakaroon ng buhay sa sinapupunan natin, especially sa mga bagong kasal. Yeah. And also, Doc, hindi yung pinakadaluyan, no, sa atin pong mga manonood, especially sa mga nanay at tatay, na yung pinakadaluyan po yan, pupunta lahat ng mga in-ingest natin ng pagkain, inumin, yung gamot dun sa placenta, which is, yun yung pinaka-pathway o yung pinagdudugtong ng placenta, yung dun sa nanay na manggagaling na nutrisyon, papunta sa bata. Kaya napaka-importante, ano, Doc? Kaya nga ngayon sa Amerika, may mga certain regimen or what you call that, protocol, especially during that pregnancy. Plus yung tulog nila ay binibigyan din ng daan na ma-regulate yung kanilang oras ng pagtulog. Ayun, ang ganda nito. At meron din silang program na pinaglalakad sila para hindi mahirapan sa paglabas ng bata. Yes, kailangan ng exercise. Kailangan talaga yung movement ng katawan nila ay talaga merong activity kasama sa program. Oh, yun. Kaya kung alam nung mga magiging ina na kailangan nila itong ganitong uri ng mga bahagi na programa na dapat nilang sundan. At saka, Doc, nais ko lang din pong ibahagi sa atin pong mga manonood na may nakasulat po sa Councils on Diet and Foods, page 217, paragraph 3, ang sabi po dyan. But if the mother unswervingly adheres to right principles, if she is temperate and self-denying, if she is kind, gentle, and unselfish, she may give her child the same precious traits of character. Wow. Mm-hmm. Na isasalin, amen. Ano, Doc? Amen. At hindi lang yan, Doc. Itutuloy natin sa atin pong mga manonood. Kaya pala may mga batang talagang mababait eh. Hmm. Naku, parang... Pero alam mo ako, ang aking pinagmamalaki, yung parents ko. Kasi nakita ko sa kanya yung ehemplo na nagkaroon ng tinatawag na ganung uri ng pamamaraan kung paano bantayan kami at pagkalooban ng ganung uri ng pagmamahal. Ayan. Salamat, Doc. Ay, tutuloy po natin sa atin pong mga manonood. Ang nakalagay po sa Councils on Diet and Foods, very explicit was the command prohibiting the use of wine by the mother. Naku, pinagbabawal pala talaga, Doc. Every drop of strong drink taken by her to gratify appetite endangers the physical, hindi lang physical mga kaibigan, mental and moral health of her child and is a direct sin against her creator. Mabigat yun, Doc, ano? Krimen to. Ibig sabihin, talaga, alam mo, siyempre parang nilalason mo yung bata eh. Mm-hmm. Alam mo na meron ng tao doon sa loob ng tiyan mo. Tapos, iinom ka nung inuming, alam mong hindi naman talaga makabubuti sa katawan mo at sa magiging anak mo. So, kaya ang sabi nga, isang direktahan na talagang laban ito sa ating Panginoon o no, sa ating manlalalang. Kaya sa ating mga viewers ngayon, I know that is something for all of us to realize that yung mga magulang na naririto sa ganitong uri ng kaalaman, eh dapat akapin na natin to at mag-iingat tayo. Dahil wala namang magulang na gustong magkasakit yung anak niya. Totoo yun, Doc. Wala. To be honest with you, kung normal lang isang tao, hindi ka mag-iisip na saktan mo yung anak mo. O pakainin mo ng bagay na alam mong magiging dahilan ng pagkakasakit ng baby mo. Totoo. Maliban na lang, yung ina ay wala na sa normal na kaisipan. Mm-hmm. O kaya naman addicted siya doon sa ganung uri ng material na alam niya na hindi maganda sa katawan. Mm-hmm. Kaya kung pagkaminsan, tinatalo siya nung craving niya o nung addictions niya, kahit alam niya na hindi makakabuti ito sa supling na ilalabas niya sa sandibutan. Salamat, Doc. Kaya kailangan talaga natin disiplina at konting tulong para abutin natin ang maraming mga
magulang. Amen. Alam mo, Dok, na, natutuwa ako kasi syempre bilang isang anak at bilang isang ama, no, bilang isang parent din, nakakatuwang isipin na itong ganitong klaseng programa na kasi sa ating pong mga manonood, yung kaalamang pangkalusugan, hindi siya basta pagkain lang. Kundi ito yung sinasabi din dito according sa Councils on Diet and Foods and yung sa Councils on Health na ang health natin holistic dapat, Dok, di ba? Hindi lang siya sa pagkain, kundi sa character natin. Yung character building natin, kailangan yun, di ba, Dok? Hindi tayo makakapasok sa langit ng masamang tao ka, hindi ba? Ay, wala. Oh, no, di ba, way. Dok? Oo. Kaya kailangan dito pa lang marerefine na tayo. Dito pa lang dinadalisay na tayo, inaalis na gladens, ganito ka pala. Gladens, ganyan ka pala, Dok. Ganito ka pala, ganyan. So dito nililinis na tayo. Kaya itong mga writings talaga, Dok, ano, dito sa Councils on Diet and Foods, napaka-importante. Yung iba pang mga writings ni Ellen White. And also, nais din po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Encyclopedia on Early Childhood Development. Noong April 2019, sabi po dyan, many independent perspective studies have now shown that if a mother is stressed, anxious, or depressed while pregnant, her child is at increased risk for having a range of problems, including emotional problems, ADHD, conduct disorder, and impaired cognitive development. Grabe, Dok, ano? Sa character talaga ng isang bata. Kaya ano talaga eh, masasabi ko talagang blessed talaga eh, ang mga pinagkalooban ng ganitong impormasyon. Mm-hmm. Dahil alam nila na yung part nila. Kasi ang pinakamahirap sa tao yung hindi mo alam yung kung ano yung katungkulan mo. Lalo na dun sa bahagi na magiging magulang ka. Mm-hmm. So dito ko nakita na yung kakulangan ng kaalaman talaga ay talagang nagiging resulta ng napakaraming nagsasuffer ng mga kabataan. Mm-hmm. Pag pinag-usapan natin yung minamana, yung nakukuha, katulad nung binasa mo kanina, na natuklasan nila, kaya na impaired, cognitive development, hindi ordinaryo to. So, kaya yung tinatawag na emotional problems. So, ngayon, pag lumalaki na sila, sa halip na maging blessing, na-stress yung mga environment, yung kapaligiran ng bata, pati yung nag-aalaga sa kanila. Kasi bakit? Kasi kakulangan ng ina. Na ito yung nagiging dugtong-dugtong na. At itong batang ito, nakapagbibigay din siya ng negatibo na impluensya sa mga magiging kaibigan niya. Mm-hmm. Kaya dumadami yung tinatawag na problema ng kapaligiran. Bunga ng mga kabataan ay hindi napagkalooban ng mga magulang ng tamang kapamaraanan para mapagkalooban sila ng maayos na pangatawan. And also, no, Dok, nais din po nating ibahagi sa atin pong mga manonood yung pagpapatuloy nitong studies dahil ang sabi po dyan, both altered brain structure and function have been shown to be associated with prenatal stress and also the mother's experience of early childhood trauma. While genetic transmission and the quality of postnatal care are likely to contribute to some of these findings of association, there is good evidence that there is a causal influence of the mother's emotional state while pregnant also. So talagang tamang-tama talaga, Dok, no? Talagang nakakaapekto kung ano yung pag-uugali ng isang ina doon sa daladala niyang bata. Yeah. So kung galit, laging galit, nako, magsaing wala pang sinaing, ang daming labada, nako, baka mamaya, frown hindi face yun, na din. Magagalit yung ina dahil wala pa yung ama mo, wala pa tayong pambili ng, totoo yun, Dok, ng pagkain. Yun ang pinakamahirap. Tapos kakatok yung naniningil ng kuryente. Tapos kapos sa budget yung nanay. Mm-hmm. Siyempre, iinit yung ulo niya. Eh, buntis pa. Mm-hmm. Yun yung problema kung hindi ka nakapag-ready. Kaya, sa oras na dapat sana eh, preparado ka. Opo. And also, Dok, nais din po nating ibahagi sa atin pong mga manonood ang pag-aaral din po sa Harvard University Center on the Developing Child. Health is the earliest years beginning with a future mother's well-being before she becomes pregnant. Paghahanda yun, Dok, di ba? Strengthens developing biological systems that enable children to thrive and grow up to be healthy adults. Positive early experiences provide children with a foundation for building sturdy brain architecture, which supports a broad range of skills and learning capacities throughout the lifespan. So talagang napaka-importante talaga, Dok, no, yung developing child. Yung nasa sinapupunan mo pa lang, nagde-develop yung brain niya. Kasi pag nilabas mo yan,
ikaw pa rin ang first teacher, di ba? Hindi naman yung first teacher yung teacher sa school. Kaya napaka-importante na malaman ng bawat isang magulang, hindi lang po nanay, kundi pati yung tatay, kailangan magkatuwang po kayo na palakihin itong bata, kailangan may unity sa loob ng home. Kaya nga yung maging tao, hindi mo naman pwedeng piliin kung sino yung magiging magulang mo. Totoo yan, Dok. So, ang point ko dito, kung ang naging magulang mo ay nakaalam na ng edukasyon na ganito, bless yung magiging anak nila. Amen. Pero ang isang magulang na walang alam, ito yung tinatawag na problema naman. Na sa halip na maging blessing sa kapaligiran, ay hindi nagiging maganda yung resulta. Hindi naman ibig sabihin wala nang pag-asa yung mga batang matuto. Ang point lang dito, mas maganda sa simula pa lamang ay talagang magawa na ng ina yung kanyang katungkulan para hindi na mahirapan sa pag-mold o yung pagtuturo sa mga kabataan na lumaki na mayroong tinatawag na kapakipakinabang sa ating gobyerno, sa ating mundo. Totoo, Dok, no? Alam mo, Dok, sobrang na-appreciate ko yung mga books ni Ellen White regarding sa family. Yung Adventist Home na book, napaka-importante po sa mga nagpaplano magpakasal, sa mga bagong kasal. Pag nilay-nilayan yun, pag-aralan nyo po together and as a family. Kasi talagang iba talaga, isipin mo, Dok, itong ibabahagi po namin sa inyo sa The Ministry of Healing, page 2, 372, 1905, Dok. 1905, mga kaibigan, ito po ang sinasabi dyan. Many advisors urge that every wish of the mother should be gratified, that if she desires any article of food, however harmful, she should freely indulge her appetite. Teka muna, Dok. Tuloy natin. Such advice is false and mischievous. The mother's physical needs should in no case be neglected. Two lives are depending upon her, and her wishes should be tenderly regarded, her needs generously supplied. But at this time, above all, others she should avoid. In diet and in every other line, whatever would lessen physical or mental strength, by the command of God Himself, she is placed under the most solemn obligation to exercise self-control. Grabe, Dok. Magulang, nanay ka pa lang, kailangan mo rin pala, nay. Mama, mami, kailangan nyo rin po pala ng self-control. Di ba? Yeah. Kaya kung titingnan mo yung mga libro ni Ellen G. White na hindi masyadong, masasabi kong hindi natutukan, kahit na nga tayo mismo na pinagkalooban. Kung yung mga libro, katulad ng Messages to Young People, itong tinatawag na Counsels on Diet and Food, Minister of Healing, itong tinatawag na Counsels on Health. Counsels on Health. Actually, dapat buong mundo ang makabasa nito. Hindi natin dapat ikahiya ito. Dapat talaga, bakit yun yung mga ordinaryong libro na nabibili natin sa bookstore? May mga certain author yan Samantalang itong libro niya, 1800 hanggang ngayon, updated pa. Lalo-lalo na pag pinag-aralan natin itong mga bagay na ganito. Na na-deprive. Ibig sabihin, talagang aminin natin na talaga yung zealousness, yung tinatawag na maging proud tayo dahil may librong ganito pala, na napakaganda, na advance, na kahit sabihin mong daang taon ang nakararaan, pero kitang-kita natin yung tinatawag na kahalagahan nito sa ating kapanahonan. Isang bagay na nagpapaala sa atin na talagang marami tayong pagkukulang. Dapat talaga ipagmalaki natin ang libro na pinagkaloob ng Panginoon. Amen. Alam mo, Dok, ang sarap isipin, no, na ang Panginoon, gumamit po siya sa atin pong mga manonood. Ang Panginoon, gumamit siya ng mga tao para maging kasangkapan na mailathala, na mailimbag, na mapublish at mabasa nating mga tao ngayon sa panahon natin, Dok, and even yung mga ancestors natin dati, yung mga lolo't lola natin, malaman nila yung guidance na ipinagkaloob sa atin na libre, wala pong bayad, magbabasa ka lang, susundin mo lang, ano, Dok? Just imagine, during the time na James White, siyempre, sobrang dami ng trabaho nila. Siyempre, tao din naman sila, na-stress din yan. Nagbabay and sell siya, nag-build and sell. Gagawa ng bahay, and then ibebenta. At pag kumita, dinadagdag pa nila doon sa ministeryo nila.
At kung pagkaminsan ay napipintasan pa. At ang ibig sabihin ay para bang marami pang negatibo na nakikita sa kanila. Kaya samantalang personal na effort nila para sila ay magkapera. Thank you so much, Doc. And also, Doc, alam mo, Doc, ang gandang pag-usapan. Kasi alam niyo po, mga kaibigan, hindi lang po basta health, kumbaga, yung itinuturo dito sa Councils on Diet and Foods regarding sa nutrition natin. Kundi, alam niyo po ba, sa Councils on Diet and Foods, page 218, ay ibinahagi po dyan yung istorya ng isang ina. Kaninong ina? Yung nanay po ni Samson. And who is Samson? Samson is a judge. Nung panahon niya, ang sabi dito, basahin po natin, when the Lord would raise up Samson as a deliverer of his people, he enjoined upon the mother correct habits of life before the birth of her child. And the same prohibition was to be imposed from the first upon the child, for he was to be consecrated to God as a Nazarite from his birth. Tuloy po natin. The angel of God appeared to the wife of Manoah. Manoah is the father of Samson. And informed her that she should have a son. So yung son po na yun ay si Samson. Ito yung pinakamalakas na tao? Yes. And in view of this, he gave her the important directions. Now, therefore, beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing. Grabe, Doc. Pag sinabi mo kasing unclean thing, babalik ka sa aklat ng Deuteronomy, Leviticus, na makikita natin doon yung mga unclean animals. So doon natin makita na talagang mayroong relasyon pala. Yung anything na pagkain na hindi maganda o hindi malinis, huwag mong kainin. Hindi lang naman naka-focus yan sa flesh food eh. Kasi marami rin namang mga pagkain ngayon na akala mo pagkain pero hindi naman pala pagkain. Katulad ng mga genetic engineered food. Siyempre, ano na yan eh, modified na yan. At pagkakain tayo ng matataas ang artificial sweetener, food coloring, preservatives, and so on, pwede natin sabihin na unclean yan. Bakit? O inom ka kunyari ng mga drinks na alam mo naman na punong-puno ng mga nakakalason sa loob ng katawan, na talagang napakahalaga talaga na tanggal talaga. Hindi dahil lang sa nagiging extreme tayo, kundi para lang makasiguro na meron tayong basihan kung ano yung part na gagampanan ng magulang, lalo-lalo na kung sila ay magkakaroon na ng mga supling. Tama, Doc. Ipagpatuloy po natin sa atin pong mga manonood. Sabi po dito, God had important work for the promised child of Manoah to do, and it was so secure for him the qualifications necessary for this work, that the habits of both the mother and the child were to be so carefully regulated. And I quote, neither let her drink wine nor strong drink, end of quote, was the angel's instruction for the wife of Manoah, nor eat any unclean thing, all that I commanded her, let her observe. So kailangan talaga ay maging maingat, ano do? Mahigpit talaga ang Panginoon, instruction lang talaga yung asawa ni Manoah. And also, Doc, ito pa. The child will be affected for good or evil by the habits of the mother. Isipin niyo po, mga kaibigan. 1905 po ito isinulat. She must herself be controlled by principle and must practice temperance and self-denial if she would seek the welfare of her child. So kung nais mo pala, Doc, na mapabuti ang iyong anak, sasabihan mo ang iyong may bahay na huwag kang kumain ng ganito dahil hindi yan makakabuti sa ating magiging anak. Diba? Dapat pala ganun siya. So nung unang panahon pa rin talaga sa atin pong mga kaibigan ay kailangan talaga magkatuwang yung ating parents, yung mag-asawa para mapabuti ang lagay ng magiging anak nila. Kasi ano yun eh, parang bata, yung tipong dugo pa lang, nabubuo pa lang, embryo pa lang siya, talagang kailangan ay inourish na natin, pakaingatan na natin na maging healthy itong batang to. Kasi sabi mo nga kanina, Doc, di ba, sino ba naman ang magulang na gusto niyang magkasakit ang kanyang anak? Kung normal nga, hindi papayagan ng isang magulang na maging hindi malusog yung magiging anak niya. Malibang may problema na yung utak mo. Totoo, ang tawag dyan ay brain disorder.
that you're no longer what you call it valuing mm-hmm. or recognizing the importance of what your responsibility towards your baby mm-hmm. unless alam mo lahat ito kahit pa paano meron kang challenge para sumunod kung ano yung dapat na may sagawa lalo-lalo na yung magiging ina. Ayan. Thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, dito naman po sa paragraph 4 ng page 218 ng same book, dito talaga nag-a-address na sa mga future mothers and sa mothers of today's generation. Sabi po dyan, "The words spoken to the wife of Manoah contain a truth that the mothers of today would do well to study. In speaking to this one mother, the Lord spoke to all the anxious, sorrowing mothers of that time, and to all the mothers of succeeding generations. Yes, every mother may understand her duty. She may know that the character of her children will depend vastly more upon her habits before their birth and her personal efforts after their birth than upon external advantages or disadvantages." So dapat pala talaga, Dok, internally pa lang yung effort na talaga ng isang nanay at isang tatay ay talagang kailangan masidhi. May bugso talaga na, ay, iingatan ko yung lahat ng kakainin ko, yung gagawin ko, yung environment ko. Kailangan yung makapagpapabuti dun sa anak ko. Actually, to tell you the truth, yun yung dahilan kung bakit 36 na taon ako nagkasawa. Kasi nakita ko sa sarili ko bilang ama, kaya ko kaya nagampanan yung madali lang mag-anak eh. Ang dali lang maging magulang. Pero ang tanong, paano maging tamang magulang? Totoo yan, Dok, no? Kaya noon yung time na yun, hindi ko alam kung kasalanan yung hindi ako nag-asawa nung katulad ng mga kapatid kong nauna. Ang dami kong mga kaibigan, pagdating ng 19, 20, 24 years old, mga kaklase ko, nag-asawa na. Pero ang nangyari sa akin, parang nandun yung pangambi na baka naman mapasok ko isang bagay na hindi naman pala pitted pa ako. O baka hindi ko magawa yung personal na katungkulan ko doon sa magiging pamilya ko. Napaka-importante nun, Dok, no, na maging katulad prepared. Katulad mo, di ba ikaw, ilang taon ka na? Siguro, huwag mo nang banggitin, Dok. Hindi, siyempre, kahit pa paano, marami naman talaga nag-aasawa ng maaga. Ano ba yung, ikaw ba, meron ng idea tungkol dito na hindi mo basta na lamang na pinasok itong tinatawag ng pamilya? Kasi siyempre, kanina ng mga kababayan, pagdating ng 24, ninenervous na yun eh. Sa amin sa Bulacan, pag 24 anos ka na, matandang dalaga ka na. Grabe naman, Dok. Sobra naman yun, 24. Oo. Parang ang ano, 23, 22 nga nung araw, nagpiprepare na eh. Ganun talaga sa amin sa Bulacan noon. Kaya pag ikaw ay 28, 27 years old, takot na sila mapag-iwanan na. Pero, so nagmamadali na? Kaya kagandahan naman pala, pag naman pala kayo vegetarian, yung 40, kasariwaan niya. Amen! Kagandahan niya. Amen! Pero ang tanong, ang point dito, anong reason kung bakit inabot ka ng mahigit 30 sa dalaga ka pa? Maybe. Anong... Na-hotspot tuloy ako, no, Dok? Pero alam niyo sa atin pong mga manonood. Totoo lang. Yes. Yung nabasa natin, hindi ordinaryo. Totoo po. Talagang magkakaroon ko na isang kaisipan na ano ang magiging buhay ng magiging baby ko kung hindi ko kayang kontrolin yung maling habit ko. Tandaan natin ito, pagdating mo ng 20 anos, marami ka ng wrong habit. Una, yung tulog. Yes. Bihira yung natutulog ng maaga, makukuha ng baby yan. Opo. Pangalawa, yung habit na merienda. Hindi naman dapat kumain, kumakain. Yes. Pangalawa, yung habit na overeating. O edi siyempre, kamamanahin ng anak mo yan. Ang tanong, ready ka na ba? Sa lahat ng mga bagay na dapat mong isampulan yung magiging baby mo. Alam mo, sa totoo lang, Dok, yung tanong mo sa akin kanina, na kung ready na ako? Yeah, tanong kita nga. I am ready. Pero pagdating sa itsura mo ngayon, sa edad mo, sa katawan mo, sa physical mo, actually, hindi ka naman... Napag-iiwanan? Hindi, ibig lang sabihin dito, yung hindi ka naman mukhang matanda na. Kalakasan pa nga ng dating eh. Ang pinupoint ko lang dito, ang pinakamahalaga dito, yung kung handang-handa ka na mag-baby, ay talagang pwedeng maging blessing din yung magiging baby mo. Totoo yun. Pangalawa, marami ka nang nabasa, marami ka nang napag-aralan, na kailangan mo lang piliin talaga yung lalaki naman na makapagbibigay ng tinatawag na pagmamahal.
na kailangan ng isang babaeng mag-aalaga. Katulad ni Joseph. Pinili ng Panginoon si Joseph kay Mary. At ang Panginoon naman, si Mary yung napili niya. Ano nangyari? Nagampanan nila yung katungkulan nila. So yun yung napakagandang bahagi na ating pinag-uusapan, hindi dahil sa ibinalik ko sa iyo. Opo. Hindi, alam mo, sa totoo lang, Doc, eye-opener din to sa mga dalaga, no, katulad ko, na mga nanonood sa atin ngayon. Kasi, mga kaibigan, hindi porket tayo ay dalaga, walang boyfriend, or may boyfriend ka man, nag-asawa ka man, ang tanong, yung, ang ganda nung tanong mo, Doc, eh, handa na ba talaga tayo? Handa na po ba kayo, mga kaibigan? Nakikita po ba natin yung paligid natin? Isipin mo, Doc, ang daming mga kabataan na hindi nila na ready yung mga magiging anak nila, yung family na bubuuin nila. Yung iba, okay, buntis ako pero naninigarilyo. Oo, buntis ako pero umiinom. Oo, buntis ako pero yung kapaligiran, oh, nagsusugal. 'Di ba? Hindi natin talaga masabi. Ating gabi na nagse-cellphone pa. Yung isa pa yan, Doc. Diba? O anong klaseng lifestyle o anong klaseng kalusugan ng ipapamana idudulot mo? Ang tawag diyan, buti pang hindi ka na nag-anak. Yes. Ang sabi nga, buti pa, huwag na lang. Mm-hmm. Kasi kawawa yung baby. Totoo, Doc. Talagang magsasuffer din yan. Mm-hmm. At pangalawa, sa halip na maging blessing, magiging curse yan. Yes. Na parang, gusto ko yung, Doc, no, imbis na maging blessing, naging curse, naging sumpa. Curse. Yeah, kasi, sumpa. Bibit-bitin mo yun all your life. Kasi parang, itong anak ko, naghirap siya. Kasi, alam mo yun, nagsimula ka din kasi na pinahirapan mo din yung anak mo dahil hindi ka pa ready. Kaya masasabi ko, kung hindi ka ready, huwag mo na isipin yung tumanda. Huwag ka nalang mag-asawa. Oo, kung hindi ka pa ready. Yes, totoo yun. Kung ready ka, go for it. Mm-hmm. Totoo yun. Hindi ito pinagmamadalian. Hindi ito pinag, ang tawag dito, bara-bara. Tawag sa amin sa Bulacan. Yung bang ginagawa mo nalang for purpose of just, como, siyempre, human tayo. May mga kahinaan. Meron tayong tinatawag na last. Pero ang point dito, pagka prinsipyo ng Panginoon ang ating pinag-usapan dito, talagang isa-isahin natin kung ano yung magiging part natin. Kaya napakaganda kung ang libro ng ating propetisa ay nakaabot ito sa lahat ng mga kinauukulan at nabasa ito at ginamit sa mga school, yung itong mga gantong uri ng kaalaman, lalo na yung Council on Diet. Kung itong Council on Diet ay isa sa libro na pag-aaralan ng ating mga kababayan at mga estudyante, believe me, magiging malusog ang ating buong sanlibutan. At dahil dyan, Doc, alam mo, nais din po natin na ibahagi sa atin pong mga manonood yung sinabi po ng Harvard University, according to Center on the Developing Child, sabi po nila, and I quote, "People like to say that children's health is our nation's wealth. But until we really start to act on these ideas, we will not get to being a healthier population and a more prosperous society." End of quote. Grabe, Doc, no? Ngayon, ang tanong, hindi ba napakalaki ng pagkukulang natin? Let's be humble. Mm-hmm. Minsan, ang dali nating mag-point sa iba eh. Mm-hmm. Pero ang tanong dito, kasi literature evangelist ako. Hindi lang dapat literature evangelist ang nagpo-promote ng mga librong to. Dapat lahat ng membro. At ang lahat ng membro, dapat kabisado yung aklat na ito. Para in that way, kung malaman nila ang kahalagahan nito, sama-sama tayo na magtutulong-tulong na gawa natin ang paraan na hindi lang tayong ibe-bless nito, kundi ma-bless din yung mga tao na hindi nakakaalam na may aklat pala na ganito pala yung nilalaman nito. Mm-hmm. Ang ganda, Doc, no? Na sipo, healthful may living. Unity. Alam mo yung nilalaman ng healthful living? Mm-hmm. Napakaganda ng laman nito. Meron tayong healthful living. Meron tayong councils on health. Meron tayong Ministry of Healing. May medical ministry book tayo. May libro tayo ng Temperance. At meron tayong tinatawag na youth instructor. Messages to young people. Naku po, lahat ng mga aklat na ito, hindi ko naman lahat nababasa, to be honest with you. Pero punong-puno, bilang isang magulang, wala ka nang itatanong. Hindi mo matututunan sa mga school na pinag-usbusan natin ng napakahabang panahon. Pero pagdating sa mensahe na may kinalaman dito sa regalo ng Panginoon sa sangkatauhan na pinagkaloob sa isang pulutong na tayong pinagbigyan, ako'y naniniwala napakalaki ng ating katungkulan at mananagot tayo sa Panginoon sa pinagkalooban kung hindi tayo magkakaisa at magtutulong-tulong na maibahagi ang aklat
ng ating propetisa Ellen G. White. Amen. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, ang gandang pag-usapan no, sa atin pong mga, hindi po OB si Doc Tam, pero yung tipong pinag-uusapan kasi natin dito, yung holistic approach and holistic na health ng bawat isang tao, especially yung mga nanay na magbibit-bit for 9 months nung inyo pong magiging supling, di ba? Na sana ay blessing nga, di ba? Sabi mo nga, Doc, sana ay blessing nga sa atin, sa bawat isa sa atin, sa bawat pamilya. Pero pag minsan, parang nagiging burden sa atin. Bakit? Kasi tayo din mismo yung nagiging rason kung bakit nagiging parang sumpa siya. Alam mo kung bakit sumpa? Bakit? For example, pagkalabas ng bata, nagkasakit. Iyak na iyak. Mm-hmm. Siyempre, mapupuyat ka. And then, pag lumaki na, makulit pa. Mm-hmm. And then, pag lumaki na rin, kagwapa ng mga anong kamalian, yung iba nga, nakukulong. Iba naman, nagiging, alam mo na, addict. Na tamay. Habang buhay na nahihirapan yung kapaligiran at nahihirapan din ang gobyerno at nahihirapan din ang mga pamilya at mga magulang, kamag-anakan. So, ang nangyari, nagkalat ngayon ang ganitong uri ng pangyayari ngayon sa karanasan ng napakarami mga kabataan. Kaya nga sabi ko nga, nakita ko na talagang kailangan talaga ng edukasyon. Kaysa nagpo-focus tayo sa napakaraming hindi importanteng bagay, bakit hindi tayo tumutok dito? Na lahat ng mga ina at magiging ama, bakit hindi muna kayo magkaroon ng tinatawag na special seminar. Seminar ng kung paano gawin ang katungkulan ng isang ulirang ina para maging maayos ang takbo ng bawat pamilya. Thank you so much, Doc. Ang ganda, Doc, ng reminder na yan sa bawat isa sa atin. Especially, hindi lang sa mga nanay at tatay or yung mga may pamilya or kahit mga single mom or single parent, kundi para din dun sa mga nagpaplano na magkaroon ng sarili nilang family. Kasi diba, Doc, napaka-importante talaga nung influence ng environment. Kasi pinag-uusapan natin dito, yung prenatal influences, yung makakaapekto sa magiging anak mo, sa magiging anak ko, sa naging anak na ni Doc. Diba yung mga influences na yun? Ang tanong natin dito, after na mapakinggan nila, yung mga dalaga ngayon, o kaya naman yung mga nagpaplano mag-asawa, eh kung hindi pa kayo ready, ang may sasuggest ko talaga, mag-aral muna. Yes. At kung ready na sila, then go for it. And pray for it. Yeah, pray for it. Thank you so much, Doc. And also, sa atin pong pagtatapos ay nais po namin ibahagi po sa inyo itong pag-aaral according to Harvard University, the Center on the Developing Child. Sabi dyan, the foundations of health. Ang nakalagay dyan, Doc, is stable, responsive relationships. Magsisimula yun sa parents, ano, Doc? Mm-hmm. And also, itong safe, supportive environments. Kailangan ihanda mo din kung saan mo ititira yung mag-anak mo. Di ba, Doc? Napakaganda nun. Ito. Kaya nga tumandang binata ako. Di ba, Doc? Pinagtatawanan na nga ako ng iba. Bakit to? Hindi pa ako nag-aasawa. Eh, hindi ko lang masabi, may insecurity din ako. Insecure din ako sa sarili ko dahil ayoko din naman yung masisik ko yung sarili ko. Kaya yung sinabi mo na katulad ng appropriate nutrition, kaya alam mo rin kung ano yung papakain mo sa mga anak mo. Ang pinakamatindi rito, yung pipili ka ng dissenting in kapaligiran na pipiliin mo para sa magiging pamilya mo. Yes. Healthy environment ba? Fresh air ba? Nasisinagan ba ng araw? Diba? Dahil ang naganda nga sa kanya, dahil siyempre lalaki ka. Siyempre, normal naman sa kalalakihan, yes. Sa mga kabataan. Ang unang naisip nila, yung kung ano man physical yung... physical features. Oo, yun yung kanilang focus. Pero kung titingnan natin, kung talagang magpapakatuto tayo at meron tayong totoong pagmamahal, ay talagang magsisikap ka na magawa mo yung bahagi mo. Lalo-lalo na sa mga padre di pamilya. Totoo, Doc. Ayan. Ang ganda ng Doc, no? Kasi from ay, bato-bato sa langit. Tama mo magagalit. Ala tayo magagawa. Yes. Ano lang to? Edukasyon lang ito. Kaya yun sa mga hindi pa ready, sorry. Huwag na lang kung hindi kaya. Kawawa yung bata. Opo. Ayan, sa atin pong mga mananood, yun po yung prenatal influences na kailangan po nating pagtuunan ng pansin. Yung environment, yung pagkain natin, kung ready ka na ba sa lahat mo ng mga dalaga at binata ngayon, ay tumutok po kayo, i-share niyo po ito kasi hindi lang natin pinag-uusapan yung paghahanda ng mga nanay at tatay, kundi yung paghahanda din ng binata at dalaga. Alam mo, ako'y binata ngayon, unang-una. Hindi ako pipili ng babaeng hindi vegetarian. Gusto ko health conscious yung misis ko. Opo.
Kasi ang hirap eh. Mm-hmm. Pag nagkasakit, sino man problema? Ikaw din. Siyempre, yung lalaki. Mm-hmm. For example, ikaw. Mm-hmm. May nanliligaw sa'yo. Hindi naman talaga lifestyle yung kinakain ng nanliligaw sa'yo. Mm-hmm. Iba kayo, lifestyle ka. Mm-hmm. Yung mister mo, ibang kinakain niya. Mm-hmm. Sa tingin mo ba, maging masaya kayo? Hindi, Dok. Mahirap yun. Sa mga, ano yung magiging itsura ng anak nyo? Mm-hmm. Siyempre, gusto mo rin. Mm-hmm. Maging maganda yung maging anak mo. Mm-hmm. Eh, magiging maganda lang yung anak mo kung malusog yung anak mo. Totoo, Dok. Eh, siyempre, sakitin, di ba? Mm-hmm. Paano kung magkaroon pa ng mga problema yan sa brain? Mm-hmm. Dahil sa maling kapamaraanan ng ating mga maling habit na nakasanayan. Okay. Pero alam mo pa si Miss White, meron binanggit na quotation. Mm-hmm. Nang isa raw sa pinakamaganda at pinakataas na antas ng ministeryo. Nalimutan ko lang kung saan quotation ito. Mm-hmm. Nasa Messages to Young People. Ay ang ministeryo ng ina sa kanyang anak. Totoo yun doon. So ibig sabihin, pag naging ina ka, huwag ka na mag-isipan ng iba pang ministeryo. Dahil yung ministeryo mo sa magiging anak mo, isang uri ng ministry na i-account ka ng Panginoon, mm-hmm, kung anong klaseng katungkulan ang ginawa mo, mm-hmm, o ministeryo o ministry sa magiging anak mo. Okay. Missionary worker, yes, ang mother. Mm-hmm. The most important ministry, mm-hmm, ay ang gawain ng mga ina. Opo. Kasi once na naministeryan mo ng tama yan, magiging blessing yan sa kapaligiran. Yes. At sa kanila magiging anak. Salit-saling lahi yan. Mm-hmm. Alam mo, sa totoo lang, Dok, mamaya magkwentuhan tayo tungkol sa pagpapamilya, no? Sa atin pang mga mananood. Kasi ang ganda talaga ng topic regarding sa family. And napasin ko, pag kami kinakasal, magkakaroon ng kung ano-ano mga payo-payo, eh, hindi mo lang itakil ito eh. Mm-hmm. Dapat itakil ng mga ano yan, mga tigapagturo yan. Mm-hmm. Na dapat muna, bago ikasal, hindi kayo. Bigyan ko muna kayo. Ready na ba kayo rito? Yes. Dapat pala, yan ang ibigay natin. Opo. Na yan yung impormasyon na dapat nilang malaman. At kung ready na, saka nilang pirmahan yung ready ka na. Yes. Are you ready to take this responsibility? Kung hindi pa, ipag-aralan ninyo. Mm-hmm. Covenant yan eh. Hindi lang sa inyong dalawa, kundi covenant, kung paano nyo palalakihin ng mga anak ninyo. Guilty rin ako dyan, dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang mga limitasyon o kahinaan. Yes. Mm-hmm. Pero ang point, bakit hindi lang tayo magsimula, mm-hmm, ng panibago, lalo-lalo na sa mga bagong nagpaplano na magsipagtayo ng sarili nilang pamilya. Pero ang sabi nga, kailangan natin ng Panginoon, mm-hmm, ang siyang manguna. Amen. Thank you so much, Doc. At sa atin pong mga manonood, syempre, hindi po namin palalagpasin kasi may mga nanay tayo, Doc, na nag-message sila ngayon at ang katanungan, dito na po tayo sa Q&A. Doc, ang unang tanong, paano, Doc, kapag hindi ko po kaya na kumain ng hilaw? Eh, kayanin mo. Yung bang hilaw na pinya, i-juice mo, hindi mo kaya. Oo nga naman, Doc, kasi hindi ko na iluluto yung pinya. Kunyari, yung papayang hinog, hindi mo ba kayang kainin ng papaya? Eh, alam mo ba, one of the best fruits, mm-hmm, mababasa nila, king of the fruits, papaya, Dok, nasa ating bansa. Yes. I think, Dok, kaya niya ito nabanggit kasi ang kanina. Ang pinya, the best antioxidant. Mm-hmm. Kita mo, minum ko kanina. Opo. Alam mo yung ininom ko kanina? Ano, Dok? Pinya, mm-hmm, a little bit ng dahon ng malunggay, mm-hmm, may pipino siya, mm-hmm, at may ginger siya. Dapat, Dok, sineran mo ko kanina. Alam ba yung pagka-uminom ka nun? Mm. Ibu-boost yung ano mo. Immune system mo. Yung anti, yung immune system. Yes. Mm-hmm. At saka mataas siya sa antioxidant. Ngayon, ang tanong, pag sinabi mong hindi kayang uminom nun, mm-hmm, eh mahirap bang mag-juice ng pinya? Ng pepino, ng ginger, mm-hmm, at a little bit ng dahon ng malunggay. Hindi. Kasi malunggay, hindi pwedeng inumin ng puro yan eh. Yes. So when you put that together, actually, ibu-boost ang immune system mo, mm-hmm, at nantaas ng antioxidant na ito. So ang point dito, kung yung mga magiging ina ay matututong uminom ng ganito, lalo na yung mga saluyot, mm-hmm, okra, ang ganda yan para mabilis yung paglabas ng baby. Mm-hmm. So part yan ng ating edukasyon na kailangan bumalik tayo sa, kung tawagin nga natin, natural way. Mm-hmm. Para in that way, yung nutritional part na kailangan ng dugo ng ina, mm-hmm, ay makuha nila. Thank you, Doc. Alam mo, Doc, I think kaya natanong ito ng ating viewer ngayong hapong ito kasi nabanggit mo kanina na kainin na hilaw yung okra. So baka hindi niya pa kaya hindi yun. Hindi niya kaya, i-juice mo. Ayun, i-juicing po natin. Mm. Ayun. Ito pa, Doc, ang last na question po natin sa atin pong mga manonood ngayong hapong ito. Doc, okay lang po ba na uminom ng malamig na tubig kung buntis ka? Kasi syempre, no, di ba, Doc? No, hindi okay ko ma-i-advise. Mm-hmm. Kasi unang-una, pinapahina niya yung digestive system.
Okay. Pala, pangalawa yung nerve. Mm-hmm. Pangalawa, painitan pa ng katawan yan. Uubos pa ng enerhiya. Mm-hmm. Plus, hindi maganda yan sa nerve. So, ang masasabi ko, normal water. Okay. Maligam-gam. Opo. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood ay maghintay lamang po kayo dahil babalikan po namin ang inyo pong mga katanungan sa ating pong mga susunod pa pong episodes dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At sa ating pong pagtatapos, nais po namin na ibahagi po sa inyo ang isang panalangin, especially po sa mga tao po na nag-send po ng kanila pong mga prayer requests ngayong hapon pong ito. Grabe, Doc, ang dami talagang mga nagkakasakit ngayon at mga na-o-hospital at nawawalan ng mahal sa buhay. Kaya mag-alay po tayo ng isang panalangin sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang amin pong papuri at pasasalamat dahil ginabayan niyo po kaming dalawa po ni Doc Tam at gayon din po ang mga manonood po ng Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po kami, Ama, na magsumamo po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na magkaroon po kami, Ama, ng pagyakap sa inyo pong walong utos ng kalusugan, especially, Ama, sa isang personal na topic regarding po sa prenatal influence. Alam po namin, Ama, na marami po ngayon na mga ina, marami po ngayon mga nagpaplano na magpakasal o magkaroon po ng kanila pong sariling pamilya at magkaanak. Ngunit, Ama, ang tanong po namin at ang hiling po namin ay tulungan niyo po ang bawat isa po sa kanila na magkaroon po ng pagyakap sa inyo pong kalooban na ihanda niyo po ang bawat isa po sa kanila, ihanda niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na maging handa bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang lolo at lola, at especially, Panginoon, ang ibang mga tao na nasa environment nila. Alam po namin na ang lahat po ng mga impluensya ng mundong ito, mapasa environment man po namin, sa amin pong mga kinakain, sa amin pong mga pananalita, especially sa amin pong karakter, ay magiging malaking kabayaran po kung hindi po namin magagampanan, Ama, ang isang katungkulan ng isang ina at ng isang ama. Dalangin din po namin, Ama, sa oras pong ito, ang mga nanay po na nagdadalang tao katulad po ni Jessica Humauas. Gayon din po, Ama, ang pasasalamat, Panginoon, ni Claire Varona at ni Mark Varona sa kanila pong healthy baby. At gayon din po, Ama, ay dinadalangin po namin lahat po, Ama, ng mga nawalan ng mga mahal sa buhay, Panginoon, ang dahil po sa nararanasan po namin mga pagsubok sa panahong ito, ay hipuin niyo po sila at i-comfort niyo po sila. Gayon din po, Ama, ang mga tao po na nagkaroon po ng COVID sa panahon pong ito sa buong mundo, ay tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin dahil alam po namin, Ama, na iba't iba po ang pananaw po namin sa amin pong buhay regarding po sa vaccine. Ngunit alam din po namin, Ama, na kung kayo po ang uunahin po namin sa amin pong buhay, ay malalaman po namin, Ama, na ang lahat po ng amin pong gagawin ay magiging ayon po sa inyo pong kalooban. Puspusin niyo po kami, Ama, ng karunungan, ng kalakasan, especially, Panginoon, ng lakas ng loob na tumayo sa amin pong sariling paa na kasama po kayo dahil alam po namin, Panginoon, that you will back us up, that you will take care of us, and that you will win us from the snares of the evil one. So today, Father God, this afternoon, we pray, Father, for the blessing of the Holy Spirit for all the viewers of Kaalamang Pangkalusugan, especially, Father, those who are sick in bed, those who are sick in the hospitals. And Father God, we specially pray for this program. May you continue to guide us, may you continue to encourage us, and may you continue, Father, to empower each and every one of us, especially Doc Tam and me, and also the viewers, the comments, the suggested topics, everything, Father, in these last days. Because we ask all these things in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Muli po, mga kaibigan, ay nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat po sa Signs of the Times, February 26, 1902. The mother who is a fit teacher for her children must before their birth form habits of self-denial and self-control. For she transmits to them her own qualities,
her own strong or weak traits of character. The enemy of souls understands this matter much better than do many parents. He will bring temptation upon the mother, knowing that if she does not resist him, he can through her affect her child. The mother's only hope is in God. She may flee to him for grace and strength. She will not seek help in vain. He will enable her to transmit to her offspring qualities that will help them to gain success in this life and to win eternal life. Muli po, ito po si Gladys Panuelos. Kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.